Magandang hapon po sa ating lahat. Nagbabalik naman po ang ating usapang gulay at dito pa rin ho tayo sa ating gulayan sa paaralan. And before we start, credits po kay Sir Jepoy Junjun Jeffrey, dami niyang pangalan, Alihar, isa sa mga staff natin dito sa faculty staff natin sa Ramon Torres Bacong National High School. Siya po yung ating paaralan at siya po yung halos no sumikap dito sa ating gulayan sa paaralan. Ayan, so at I'm just excited to share. I'm so amazed ho, no? Hindi naman ho kagandahan yung ating tanim na labanos, pero ipapakita ko lang ho sa inyo yung resulta ng ginamit natin na organic fertilizer. So basically it is about sa response ng labanos. Medyo parang experiment ho tayo dito sa response sa organic fertilizer na bigay sa atin ng Bureau of Plant Industry. So yan, tara tingnan natin. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, ay baka pwede ka munang mag-subscribe at pindutin na rin yung notification bell sa gilid, pati na rin yung all para lahat ng ating uploads ay updated kayo. Pakisuportahan nyo na rin ho yung aking kaibigan dito sa YouTube, si Sir Walt the Teacher Gardener. Baguhang YouTuber din ho siya at gumagawa siya ng mga videos kagaya ng mga ginagawa natin dito sa ating channel. Mag-iwan ho ako ng link papunta sa kanyang channel, ilagay ko sa aking description box at sa comment section. Pakisuporta na lang po si Sir Walt the Teacher Gardener. So ito pong lupa na tinamnan natin ay medyo sabi nating hindi maganda, no? Wala masyadong organic matter. And kita nyo naman yung lupa halos bato pa. Hindi pa na form na maging soil. So ito po ay walang organic fertilizer, walang kahit anong nilagay sa lupa. So kita nyo naman yung resulta niya. Ayan. Okay, walang basal application. So ito lang ho yung laki niya. Magwa 1 month na ho. Wala pa rin tumutubo na. Ayan. Sa roots niya, wala pang tumutubo na labanos. Ayan, tingnan nyo mabuti. Stunted. Ayan. At pagkat ay lumaki, wala tayong masyadong maan eh. Pero ayan, standby ho dahil pupunta tayo sa plot na may organic fertilizer. Tingnan nyo ho, napakalaki ng resulta. Ayan. Teka, bago dito muna tayo. Ito medyo malaki rin, pero nag-broadcast ho tayo ng triple 14 before tayo mag-plant. Yan ho yung resulta niya. Missing hills. Daming missing hills. At medyo hindi rin siya kasing laki ng may organic. So kasi yung iba ay medyo nasunog siya. Nevertheless, medyo okay naman. Pero okay siya compared dun sa walang abono yung lupa. Pero tingnan nyo ho yung resulta sa merong organic. Ayan. Hindi naman ho kagandaan itong ating tanim. Di pa nadamuhan, di masyado na maintain. Dami ho kasi natin gagawin dito. Ayan, nagpa-plot pa ho tayo dyan. At tayo lang ho mga staff dito ang nagtutulong-tulong dito. So, ayan. Tingnan nyo ho. Napakalaki talaga ng resulta niya. Ito pa. Ayan. Napaka-effective po talaga ng organic fertilizer sa labanos. Tingnan nyo yung lago ng tubo niya kahit dikit-dikit. And nag-start na siyang mag-form ng yan. Malapit ng mag 1 month. Or 1 month na yata. 1 month na pala. Ito na yung tsura niya. 1 month. So yung labanos kasi 60 days. 2 buwan. Malaki na yung tubers niya. Ito pa. Tingnan nyo. Parehas yung ano niya, tubo niya. Malalago. Ito pa, malago rin. So yun po yung resulta ng organic fertilizer. So sa lahat po ng nagtatanim ng labanos, consider nyo yung paggamit ng organic fertilizer. Mas okay pa yung response niya dun sa commercial na fertilizer. So pero po, disclaimer po, kada lugar, kada soil, kada climate ay may sari-sari na iba-ibang interaction. Pwede pong magdulot yan ng ibang resulta, pero basta sa amin, ito yung naging resulta niya. So, sa mga nagtatanim ng labanos, isang napakagandang tip ho ito. Ito pa, tingnan nyo. Dito, konti na lang yung natira natin ng organic fertilizer.
konti na lang. I-flash ko dyan yung fertilizer na ginamit namin, yung picture niya, mamaya, after this. Pero panoorin nyo muna yung video na ito. Ito, medyo konti lang yung organic fertilizer na nalagay natin kasi wala na masyadong natira. Pero tingnan nyo ho. Ito wala. Itong row na to. Hanggang doon walang organic. Ito may organic. Kita mo naman yung diferensya niya. Kahit konti lang na organic fertilizer malagay mo, napaka laki ng advantage. Hindi po tayo connected no sa kumpanyang gumagawa nito. Bigay lang ko sa atin to ng Bureau of Plant Industry. Sinishare lang ko natin kung ano yung experience natin dito. Pero hindi po tayo nag-endorse ng ganitong product. Sharing lang ko ito. Pero kung gusto nyo pong bumili online ng kahit ano, kahit ganito na organic fertilizer o kahit anong product, pwede nyo gamitin yung affiliate link ko na ilalagay ko sa description box at sa comment section. Every time you use that and successful yung purchase nyo, nagre-receive po ako ng small commission and nakatulong po yan sa atin, sa ating channel. Sana po, supportahan nyo po ng patuloy ating channel. Thank you po. So, yan lang ano, yung i-share natin sa video na ito. At sana meron kayong napulot na tip. So, magbabalik po ang usapang gulay. But